araw sa inyo mga bata! Tayo ng maganda para simulan ang pagdiriwang natin ng pagsasabit ng simbolo sa ating Jessie Tree. Tayo ng umawit. Jessie Tree, oh Jessie Tree, paghahanda sa pagdating. Oh Jessie Tree, oh Jessie Tree, biyayang dulot sa atin. Nananabik puso namin, ninyo Jesus siyang darating. Oh Jessie Tree, oh Jessie Tree, ang Diyos sa ating piling. O Jessie Tree, O Jessie Tree, ihanda ang puso natin. O Jessie Tree, O Jessie Tree, ang Diyos ay ating tanggapin. Liwanag ay sumilay na, dilim ay siyang napawi na. O Jessie Tree, O Jessie Tree, ang Diyos sa ating piling. Natin ngayon ang pagbasa ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon. At lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw sa inyo mga bata! Ngayong araw, ang simbolo na ating isasabit sa ating Jessie Tree ay ang tungkod at tupa. Ang tungkod ang natatanging instrumento na ginagamit ng mga pastol para sa pangangalaga at pamamahala ng mga tupa. Ito ay mahabang patpat na nakabaluktot ang dulo. Kapag ang tupa ay nasa panganib at parang naliligaw ng landas, agad na ginagamit ng pastol ang baluktot na dulo ng tungkod para ibalik ang tupa. At kapag may mga asong lobo na gusto silang atakihin, ginagawang pamalo ng pastol ang tungkod. Ang isang mabuting pastol ay tunay na may malasakit sa kanyang mga tupa. Alam niyo ba mga bata, noong gabing isinilang si Kuya Jesus, may ilang mga pastol sa parang na nagbabantay sa kanilang kawan. Habang sila ay nagbabantay, isang anghel ang nagpakita sa kanila
at sinabi na ang kanilang tagapagligtas ay isinilang na. Kaya naman, nagmadali silang umalis para makita ang sanggol at doon ay natagpuan nila sina Maria, Jose at ang sanggol na Jesus na nakahiga sa sabsaban. Dapat din nating malaman mga bata na ang mga pastol ay laging hinahamak dahil sa katayuan nila sa buhay. Ngunit kabaliktaran iyon para sa Diyos. Kaya naman, ang mga pastol ang unang nakakita at tumanggap kay Kuya Jesus sa kanyang pagdating. Sila ang unang sinabihan ng anghel. Mga bata, alam niyo ba na si Kuya Jesus ang magandang halimbawa ng pagiging mabuting pastol? Sapagkat siya ang ating mabuting pastol. Siya'y nangangalaga, nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Katunayan, handang ialay ng mabuting pastol ang kanilang buhay para sa kanilang mga alagang tupa. Samantalang ang mga upahang pastol naman ay tumatakas para iligtas ang sarili sa oras ng panganib. Inalay ni Kuya Jesus ang kanyang buhay para maibalik tayo sa pag-ibig ng Diyos Ama. Tandaan natin, mga bata, na ang dahilan ng paglayo natin sa Diyos ay ang ating kasalanan. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, nalalayo tayo sa Diyos. Si Kuya Jesus, bilang mabuting pastol, ay inaakay tayo sa matuwid na landas. Kaya naman, ibinigay niya sa atin ang sakramento ng pakikipagkasundo o kumpisal, kung saan pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan at muli tayong binabalik sa piling ng Diyos Ama. Hilingin natin sa Diyos na ang lahat ng naliligaw ng landas ay matagpuan ng mabuting pastol na si Kuya Jesus at muli silang ibalik sa kanyang piling at pangangalaga. Tayo nang manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, tulungan mo kaming ipagdiwang ang pagdating ng iyong anak na si Jesus nang may kagalakan at kapayapaan naway tanggapin namin siya sa aming buhay ngayong Pasko. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagmamahal. Tulungan mo kaming maging katulad ni Maria na laging handang gawin ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga bata, atin ang isasabit ang simbolo na ating inihanda para sa araw na ito. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa simula sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayang inirang ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang bigay sa kanya na sa atin ang Diyos tuwinang.
Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Mga bata, natapos na tayo sa ating pagdiriwang. Ngayon naman, ihanda na natin ang simbolong gagamitin para bukas. Mga bata, ang ating gagamiting simbolo para bukas ay ang anghel. Tara! Ayan, natapos na natin ang ating simbolo. Ayan, ready na tayo para sa gagamitin natin bukas. O paano? Kita-kits ulit tayo bukas ha? Paalam!